Hello guys. Guys, may tinignan ako kanina, no? Pump na submersible pump. So, ang first finding ko, no? Nakita ko na sira yung starting capacitor. Ito. So, ito siya, no? Lumobo na, no? Yan. And then, nung pinalitan ko siya, yung voltahe niya, nag-measure ako, meron naman siya. So, pakita natin siya dito na. So, dito. Ito siya, no? Dito na lang sa diagram, no? Ito yung diagram niyan. So, guys, so, ito ang nasira itong starting starting capacitor, and then pupunta sa relay. So ang line nito from na single phase to three phase yung output niya, pambahay dalawa yung output niya, three wire, no, bali three phase yan, no? So i-orient ko muna ka kayo, no? So, dito, pag nag-measure ka dito, may given na siyang dalawa. So, ang hahanapin na lang natin yung pang isang phase yung three, dahil magiging 3 phase yung motor. Ito eh. Ito yung motor niya. Papunta na siya sa ano? Lapit ko. Motor niya papunta na siya sa ilalim. Submersible pump yan eh. Ito yung supply niya yung sa ilalim. So, ang given natin, may line 1 and line 2. Pumunta siya sa overload. Overload ng start. Starting, nandun. Ito yung main overload niya. So, wali yellow and black, given na siya dahil line 1, line 2 na eh. Ang hanapin na lang natin dito, yung pangatlong line, which is tinitrigger siya ng capacitor. So, running ito, no? Running. Starting ito. So, ang ano niya, nag-trigger na siya dito, nagkaroon na siya ng 220. 230 volts dito. So ito yung relay niya, nandito yung pinaka ano niya, yung pinaka winding. Magti-trigger yung switch dito, magre-release yun, starting. Kasi yung start hindi pwedeng magbabad yan, uugong yan. Kailangan pag nagkaroon siya ng voltahe dito, magre-release ka agad to. Normally close. Pagtakbo niya, normally open ka agad. In split seconds yan. Pag naiwanan to, ugong yan. So, okay na siya, no? Dahil pagbukas mo, tutunog na kagad yan, eh. Nung minimeasure ka na siya, meron na rin dito. Meron ng voltahe. So, okay na lahat siya. Binaba ko yung relay, tinignan ko. Napasok pa ng mga langgam, pero okay naman siya. Kahit may langgam, nilinis ko natin. Yung saksak natin, ha. So, yung line 1, line 2, pagbaba, ano, dito, tingnan natin. Yun, tumunog na siya. Yung isuro ko sa inyo na baka malito kayo, eh, no? Guys, naman. Ayan, kita. Guys, tingnan natin yung linya niya, no? Easy. Ayan, 234 ang ano niya. Linya niya. Sa baba. To 34 din, no?
So guys, itong tatlong output na, ito na yung output ng motor, no? Yung tatlong linya. Dito na tayo, no? Dahil given natin dalawa, eh. So, ang nawawala na lang dito sa red. Yan, yung red na yan. Ito dalawa. Itong red na ito. Pumunta siya dun sa running. Yun ang magsusupply dito sa isang line. So, pag tinesting natin yan sa dalawa na yan, wala tayong makukuha. Ang makukuha lang natin, in between, no? Yan, 234. From yellow to black, no? Yellow to black, 234. Yellow to red, 234 din. Pero yung red to black, hindi siya makaka-measure dahil wala pa siyang load. Kumbaga sa ano, naka-open pa yung capacitor natin. Kaya ako siya dinala guys dito kasi itin-trigger ko na siya, itinesting ko, walang reaction. So, ang hinala ko dito yung motor. Hindi ko naman kagad ma-decide na motor. Dahil medyo madugo yun eh. Either nasa 70 to 80,000 pati mga insulation paghugot nun. Medyo mahal. Kaya dapat sure ball tayo na okay na tong unit nito, yung pinaka power supply niya. Ito yung pinaka power supply ng motor. So, nag-doubt ako dito sa isa na ito. Yan. Kasi walang supply. Ito naman may mga 220, 230 pound. Yan. So, from red nandito yan yung sumuplay. Wala pa siya. Pero pag tinignan mo dito yung red at saka yellow, meron siyang supply na 220. Natin supply natin. Malaki yun eh. Yan, from red to yellow. Yan, 236 pa. Ito yung sa relay. Ayan. Kaka-measure ka dyan. So, yung walang operation pa, ang ano, wala pang load. Itong capacitor nito, normal pa siya. 234, 236. Sa dalawa nito. Para matrigger itong solenoid nito. Yung pinaka-transformer ng solenoid dahil hahatak yan eh. Mag-o-open tong running, tong starting, mag-o-open yan pagtakbo. So, meron na to dahil ito na, didinig ka. Pag una pa lang, ito hugutin ko. Ayan. So, ito yun, yung relay na yun, yung tumutunog. Ibig sabihin, okay na to. Ang tanong, tingnan natin, oh. Hindi tayo maka-measure dito. Yan ang sekreto niyan, eh. Yan. Nahanapin nyo yung isang 234, 230, itong lahat meron. Pero pagdating dito sa magkatabi, walay. Magkatabi na pala itong ano. So, dinala ko para, kaya ako dinala, testing ko na yung actual na, sa actual motor ko. Na 3-phase. So, meron akong 3-phase na motor. Tingnan natin guys na ito. Layo ko lang ito. Buting ko muna. Temporary lang naman itong nilagay ko. Ang pinakaano na ito, breaker eh. Sa breaker, maliit lang itong wire. Hindi natin pwedeng ibabad. So guys, ito yung ano ko. Guys, ito yung 3-phase ko, yan ah. 3-phase motor.
Install natin siya, no? Ito yung load niya. Tingnan natin, no? Para malaman natin. Kasi wala yung isang supply na hinahanap natin. Dapat mayroong boldahe lang yan. Lahat dyan. So, magkakaroon lang siya ng boldahe pag nakalagay na itong motor net. Yung isang tinitrigger ng kapasitor. So, yung ginagawa ko doon, malamang open yung ano. Open yung motor niya. Submerssible, mabigat na namang gastahan yun. Ito guys, tingnan nyo ito. Diba ito? Nag-usog natin dito. Yan na, nagyan natin ng tape para malaman kung umiikot. Guys, so naman na. So guys, nakasalpak na, no? Malalaman natin to. Medyo bibilisan ko kasi maano siya, eh. Maliit lang yung wire niya, yung inagamit kong line. O, mausukan tayo. Saan ko ba pwedeng ipwesto ito? Ito ko na lang ipupwesto. Makikita naman. Yeah. Ano, sagla lang natin dito. Ayan. Nakikita naman eh. So guys, ha, yung kaninang walang boltahe dito sa blocking, ano, papakita ko sa inyo, no? Ito, fire, ha? Fire. 1, 2, 3. Yun. Guys, ha, oh, ayan. Maanda. Sobrang tulin din yung makita, patayin natin. Yun. So, saksak ulit natin para ma-measure natin yung ano. Guys, ito yung nawawala. Ito na. Mombra. Okay. Transmission natin, ha? Yun, ha? Mataas pa siya to 90 to ano, kasi okay lang naman siya dahil ano naman yan, eh, driven by capacitor yan, eh. Huwag lang dito, eh. Ito yung nasa linya talaga yan, 234 260 dahil ito capacitor din ang drive niya dito, eh. Yan yung linya natin, yung supply 234. Ito, isang supply, isang capacitor. So, 290. Halos DC naman yung pumapasok ngayon. Pero AC siya. Kasi, ang kumuha ng isang linya sa capacitor dito sa running. So, pwede na natin patulan yung, ano, yung submersible pump na sira talaga. Dahil ito, kaya ko dinala para malaman ko kung buo yung circuit. Talag ako, ha? Hello guys, morning. Ito yung tanking ginagawa ko, no? Extra si Tatang. Shout out, ha? Ito, ito ngayon yung papunta sa motor na che-check upin natin, no?
So papakita ko sa inyo yung testing, no. Ito yung ano nasa thesis, nasa ano to, sa ring ano, ringtone. Yan. So etong dalawa tumutunog possible short. Dito sa isang linya open. Wala siya. And then so wala. Itong dalawa ulit, short. So, okay guys, ngayon, ang problema na ito, hindi ko na kaya hugutin ito, malalim ito, 30 na tubo ito. Kailangan na yung taga, ano na, yung truck na hahatak dito. So guys, thank you, dyan lang ha. So guys, please subscribe. Hit mo na rin yung bell and thank you guys.